Sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang pagkakaroon ng matatag na sambahayan ay sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng buhay espiritual ng bawat miyembro ng pamilya. Ito ang paninindigan ni kapatid na Jaime Calicoy, may tungkulin sa lokal ng Salcedo sa Distrito Eklesiastiko ng Samar South. Kaya naman katuwang ang kanyang may bahay ay iminulat niya ang kanyang mga anak, pati na ang kanyang mga apo, sa kahalagahan ng pagtanggap ng tungkulin sa iglesia at ang pagpapahalaga tungkol dito. Panoorin po natin ito. Ang San Juanico Bridge ay isa sa mga kilalang landmarks sa ating bansa. Ito ang tinuturing na pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nagdudugtong sa dalawang malalaking isla, ang Samar at ang Leyte. Ang tulay na ito, na nakilala rin sa tawag na Marcos Bridge, ay may habang 2.16 kilometers. Ito ang isa sa mga pangunahing daan upang marating ang isla ng Samar. Pangatlo sa pinakamalalaking isla sa Pilipinas, ang Samar. Ito ay nahahati sa tatlong lalawigan at ang isa rito ay ang Eastern Samar, ng Kapitolyo ay ang bayan ng Borongan. Ang lalawigang ito ay may nasasakop na maliliit na isla. Kabilang ang isla ng Maliwaliw sa bayan ng Kinapondan. Simple at tahimik ang pamumuhay ng mga taga rito, malayo sa kabiasnan, malayo sa maingay na lungsod. Dito ay may nakilala kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang sambahayan ni kapatid na Nicolas Calicoy, nakatala sa lokal ng Salcedo, Distrito Eklesiastiko ng Samar South. Anamon din hi mga pakabuhi, ini lang para puro hadagat, bunuan, pukot. Ito anamon mga hin sisirbi hit amon pamilya nga pakabuhi. It bila it ihap hit amon membro din hi. 48 nga dahiton kabataan. 31 ang bautisado. Sa kabuuang 48 miyembro ng kanyang sambahayan, halos lahat ay may tungkulin sa lokal na kinatatalaan. Si kapatid na Nicolas ay Pangulong Diakono. Ang panganay niyang anak na si kapatid na Jaime ay Diakono at Pangulo ng Kapisanang Scan sa kanilang lokal. Si kapatid na Marilo ay Pangulong Mga Awit at Pangulong Kalihim. Si kapatid na Shirley ay Kalihim ng lokal at isang Diakonesa. Si kapatid na Nelia ay pangalawang Pangulong Mga Awit at Kalihim ng lokal. Si kapatid na Amelita ay mang-aawit. Ang mga manugang at mga apo ni kapatid na Nicolas ay pawang mga may tungkulin din. Sobra pangakalipay han Dios. Pagpasalamat han Dios nga ambug us ko nga pamilya aadahin marig-on nga pagtuo, marasing nga pag-alagad. Bahagi na ng buhay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga pagsubok. Ang isa sa mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan ay ang layo ng kanilang tahanan mula sa kanilang lokal. Kung haihaphan mga gastuhon, kada usang motor na gastuhin, sobra 200, pabalik. Lili mga motor nga amon ginagamit nga to, kung upod itong mga kabataan, nagasto kamihin, sobrahin yukot, kada pagsasamba. Bilang Pangulong Mga Aawit po, kahit malayo po kami sa sambahan, tawid-dagat kami, sinisika po namin na makarating doon tulad po ng Santa Sinat, pamamahayag, pasalamat at iba pang mga tawag sa aming tungkulin.
masigla rin nilang tinutupad ang kanilang tungkuling ipamahagi ang pananampalataya. Sa Islam ito ay may nakatatag na mga dako ng doktrina. Ikaw ang makilala nila. Hindi nalingid sa kaalaman ng marami na ang summer ay madalas dalawin ng bagyo na pumipinsala sa kabuhayan ng mga taga rito at lalong nagpapahirap sa kanilang pamumuhay. Kapag mayroong mga dumarating na bagyo, kalamidad dito po sa lugar nito sapagkat malapit nga po ito sa dagat, hindi po sila nahahadlangan. Patuloy po sila sa kasiglahan, sa kabila na nangangalip yung kanilang buhay, sumasampalataya sila na sa ganong gawain at pagsunod nila ay doon sila mababanal at magiging dapat sa Panginoong Diyos. Pikan hiton, pagtatabok namon hit dagat, hinitapon namon yung mga usahay bagyo, usahay harus di rin na namon maiilog. Sa kabila nito'y patuloy nilang maalab na nagagampanan ang kanilang mga pananagutan sa Panginoong Diyos. Tungod nga aada kami mga katungdanan nga among gisumpaan, ano man umabot hamon kinabuhi, inaantos ito namon. Matuman lang namon ito among pinanumpaan ng mga katungdanan. Yung pong bagyo na natapat sa schedule ho ng schedule na po ng ng pasalamat ng kabataan ho. Tinuturo ng mga magulang namin na ang pananampalataya, malaki ang nagagawa. Yun din ho ang tinuturo ko sa mga anak ko na kailangan anuman ang mangyari pag pagsamba, sasamba tayo. Kasasansaran po ng bagyo, sumung ho kami doon. Sabi ng mga sanlibutan po na nandun bago kami umalis, sabi nila, hindi na po pagbidyos yun, pagpapakamatay yun. Kasi alam niyong bagyo, ba't kayo aalis? Pero naririnig ko po yung mga anak ko umiiyak. Kailangan po naming magpasalamat. Nagbiyahe po kami hanggang sa nakarating naman po kami ng ligtas. Salamat po sa Diyos. Ang sambahayan ni kapatid na Nicolas, nagdaraan man sa kakapusan. Subalit sa maraming pagkakataon, ay naramdaman nila kung paano sila itinatawid ng Panginoong Diyos. Isa sa mga halimbawa nito ay ang ikinuwento ni kapatid na Jaime. Bale, nang papunta kami doon sa Salcedo, sa samba kami, yung pera namin, sapat na sapat lang papunta, pambili ng gasolina na papunta doon. Pero pabalik, hindi na aabot. Lumalakad na yung pambot namin. Hinagis ko yung bingwit namin. Hinila-hila ko yun. Nang nasa kaligitnaan kami ng Salcedo at saka Maliwalyo, ayun, may kumagat na ng bingwit. Kasama namin yung destinado kasi nagdoktrina noon. Sabi ng destinado, ayun, may panggasolina ka na, may pambigas ka pa. Ang pananalig ko doon eh. Awa ng Diyos yun. Kung tutuusin, ang bawat araw ng kanilang paglalayag sa mapanganib na dagat ay napakalaki ng biyaya na kanilang ipinagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Hindi ko mapigilan ang matinding paghanga sa isang ama na tulad ni kapatid na Nicolas na nahubog ang kanyang buong sambahayan sa matuwid na pananampalataya at sa malalim na pagpapahalaga sa tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dudumarahon ko at natanan ko nga akon mga anak upod nga tuhit akon mga kaapu-apuhan nga maihatod ko liwatira nga tuhap kataluwasan han Iglesia ni Cristo. Tugtog nga may ko pakinabuhi nga ada pa ako hininga akong katungdanan di ko good inibubuliwan. Kanilang kwento ay kwento rin ng pananalig ng maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo. Na sa kabila ng mga hirap na pinagdaraanan ay namamalaging matatag sa paglilingkod. Palibhasa saan mang dako naroroon ang mga kapatid, anuman ang kalagayan o antas ng buhay ay iisa ang pananampalataya. Iisang pamamahala na gumagabay at nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Nagkakaisa sa pagpupunyagi na makamit
ang iisang hangarin, ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ang sambahayan ni kapatid na Jaime Calicoy, marami mang hirap na pinagdaraanan ay buong kasiglahang tinutupad ang kanilang pananagutan sa ating Panginoon Diyos. Sa ganito'y lalong nahahayag na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, malayo man sa piling ng pamamahala sa Iglesia, ay kaisang diwa sa pagtataguyod ng maalab na paglilingkod at buong pusong pagtalima sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Magbabalik po ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Karpintero, mangingisda, electronic technician, ilan lamang sa napakaraming hanap buhay ng susunod na kapatid na aming ipakikilala sa inyo. Sa isang liblib na dako sa ating bansa, papaano nga ba siya nakapamuhay ng payapa? Sa kabila ng kanyang kalagayan, papaano niya naibigay ang pangangailangan ng buong sambahayan, higit sa lahat? Papaano sila iminulat sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Narito po ang pag-asa ni kapatid na Nestor Data, isa sa mga naging biktima ng polio na taga-isla ng Pulilio. Sagawa ng Grand Evangelical Mission dito sa Pulilio Island. Nakilala namin si kapatid na Nestor Data, isang polio victim. Mula sa poblasyon ng Pulilio, siya ay nakatira sa isa sa pinakamalayong barangay sa bayang ito. Sa maghapon, nag-iisa lang pala ang pabasaherong jeep at minsan lang sa isang araw ang biyahe patungo sa barangay Binibitinan. Hindi namin yun naabutan kung kaya tricycle na ang aming sinakyan. Sa loob ng isa at kalahating oras, ang halos walang katapusang lubak-lubak na daan ang naghatid sa amin sa kanilang lugar. Ayon sa kanya, 3 taong gulang pa lamang siya nang maging biktima ng sakit na polio. Batay po doon sa kinukwento ng nanay ko, talagang depressed ako lalo daw doon may nakikita akong yung mga naglalaro. Tulad nga ho ng mga paghahabulan, yung paglalaro nila ng patintero. Nakatingin daw lang ako tapos daw nagbubuntong hininga yung humihinga ng malalim tapos daw sinasabi ko raw na buhay, buhay, kung hindi sana ako ganito. Sa kanyang kamusmusan, sa halip na maglaro, mas pinili niyang pumirmi na lang sa kanilang tahanan at sa kwarto ay magtago. Pag may narinig ako tungkol sa sasabihin, ayan, pilay, pilay. Hiyang-hiya ho ako dati noon. Pagkatapos ko ho ng grade 6, wala na. Hindi na ako mapasok. Yun lang pagpapapicture, talagang ayaw na ayaw ko niyan eh. Para bang ang tingin ko noon, sa paglalakad ko pa lang, sa akin na nakapokus ang tao. Nagsimula siyang magkaroon ng positibong pananaw sa buhay nang siya ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Sa mga pagsamba na may mga leksyong naririnig, naiba yung aking pananaw sa buhay. Dahil hindi pala lang yung kalagayan ko rito ang maaari kong asahan kung hindi yung buhay na darating pagdating ng pag-uho.
Hindi na ako gaanong naaapektuhan ng environment. Kahit ako ganito, okay naman pala dahil Iglesia ni Cristo. Simula noon, naging kaaliwan na niyang pag-aaral. Dahil sa aking pagpupursigin talagang matapos yung aking pag-aaral, sa awa at tulong po ng Diyos, natapos ko yung aking high school at nakakuha pa rin ako ng mga vocational courses. Lumaking taglay ang hindi natitinag na pag-asa, nagkaroon din siya ng sariling pamilya. Sa loob ng halos 10 taon, pangingisda ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay. Dito po kasi sa Pulilio ay medyo malalaki talaga ang alon, lalo sa panahon ng amihanin. Dahilan po sa pagmamahal ng gasolina, yan, at saka po yung mga gamit sa pangingisda ay talagang mahal na, naisip ko na gumawa ng ibang paraan na pagkakakitaan ko rin. Sa kasalukuyan, bagamat nakatira sa liblib na dako, kilala siyang technician sa bayan ng Pulilio. Kinahihiligan ko kasi, high school pa lang ako, hanggang ngayon po, halos 20 years mahigit na, ayun pa rin po. Dumadayo pa rito ang mga nagpapagawa ng mga appliances sa kanya. Bukod sa trabahong ito, meron siyang mas malaking pinagkakakitaan. Pagkatapos mag-almusal, salita na sa pagtutulak ng bisikleta ang kanyang mga anak at asawa. Patungo sila ngayon sa kanilang ginagawang bahay. Kaya ako naman naisip na lumipat sa pagkakarpintero, paggawa ng mga muebles or mga bahay. Dahil yun pong aking tatay ay ganun din ang hanap buhay noon. Na yung kanyang mga gamit, nung siya mamatay na, walang gumagamit kasi. Kaya ako, nagsikap din ako na gamitin ko na. Ito po yung huli kong bahay na sa kasalukuyan ay ito aking ginagawa. Bagamat siya lang ang karpentero sa kanila, umaalalay naman ang kanyang buong pamilya. O noong kami makasal, tumutulong-tulong na po ako sa paggawa niya ng bahay o anumang gawain niya. Umahawak din po ako ng martilyo para magpako ng mga dapat na ikabit. Hindi ka nahihirapan? Ay, hindi po naman at medyo itinuturo po naman niya yung dapat kong gawin. Anak, yung yung yero, ihanda mo na riyan, saka yung pako. Ngayon, maglalagay kami ng yero kasi okay na yung pangitaas nito. Maglalagay kami ngayon ng yero dahil kailangan umaano na siya. Lagyan na ng bubong. Salamat na kayo, pako. Hindi mo ba kayo nahirap ang umakit po dito taas? Okay lang po ito. Wala pong rito sa akin. Kung titingnan nga po ng iba, parang hirap ako, pero pag sa akin pong sarili, ay normal ang kilos na nangyayari sa akin. Ang dating tinutuya, hinahangaan na ngayon sa buong barangay. Kanister, makaka po mahulog. Ayos. Hindi po naman yan apurahan. Dito po sa amin, ang aming pong tinatawag na karpintero, pag kami po nagpapagawa ng bahay, ay si Kanister po. Pagka po nakikita ko siya nagtatrabaho, humahanga po dahil sa kanyang kalagayan. Sa loob ng 8 taon ng pagkakarpentero, sa tulong ng kanyang pamilya ay marami ang nagawang bahay si kapatid na Nestor dito sa barangay Binibitinan sa Pulilio Island. Alas po yung nagawa ko ng mga bahay dito ay umabot na ng 11 bahay. Ito po ang isa sa mga bahay na ginawa ko sa tulong ng aking misis at ito po ay aming natapos. Halos wala siyang kapaguran sa pagsusumikap na lalong mapaunlad ang kalagayan ng kanilang sambahayan. Maabilidad, masipag, at disiplinado. Ito ang larawan niya sa kanyang pamilya. Sa kabila ng hirap ng buhay dito sa Pulilio Island, ay napag-aaral niya ang lahat ng kanyang mga anak. Nasa kolehiyo na nga ang kanyang panganay. Napaka-responsable po ng aking magulang kasi po kahit ganyan ang kanyang kalagayan, sinisikap niya kaming buhayin. Tulungan sa kahit anong bagay. Gusto kong makatapos sila ng pag-aaral.
At yung hindi ko talaga natapos na pinag-aralan, gusto ko yung makatapos yung isa sa kanila ng electronics engineer. Sa kabila ng kanyang kapansanan, namamalaging mapagpasalamat siya sa Panginoong Diyos sa pagkakaroon niya ng marangal na hanap buhay, ng mga anak na nagbibigay ng kaaliwan, at ng asawang tunay na nagmamahal. Pinagbatayan ko nga yung talata sa Biblia na yung mabuting asawa ay bigay ng Panginoon. Proud na proud po ako sa asawa ko kahit saan kami magpunta na laging magkasama. Ay kahit medyo may naririnig ako sa mga tao, ay baliwala po sa akin yun. Talagang hindi niya ako iniiwanan. Pagka ho siya ang tinanong, or sino yung mister mo, ay talaga ho itinuturo ka agad niya. Hindi siya anong parang gimme na sabihin niyo ng asawa niya. Ang tinatanaw niyang pinakadakilang biyaya mula sa Panginoong Diyos, naging kaanib siya sa Iglesia ni Cristo at nagagawa ng kanilang buong sambahayan ang tunay na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya ako ginagawa ang ganyang pagsisikap para makatugon ako sa paglilingkod. Pangalawa po, doon sa aking pamilya na ayan nga, kahit naman papaano ay naitataguyod ko sa tulong at awa ng Diyos. Abalaman sa paghahanap buhay, ang lalo nilang pinahahalagahan ay ang ukol sa mga bagay na espiritual, lalong-lalo na ang mga pagsamba, na batid nilang isang banal na tungkulin sa Panginoong Diyos. Ay, yung mga aral pong aking naririnig namin sa pagsamba, ay di talagang binubuhay po namin na nagigi po namang resulta ng kapayapaan at pagpapala sa aming sambahay. Pagsamba po ay talagang napakahalaga na sa amin. Kahit po kami may mga schedule sa mga trabaho, ay mas inuuna po namin ang pagsamba. Pangulong kalihim si kapatid na Nestor sa lokal ng Binibitinan. Siya rin ang pangulo ng Buklod, ang kapisanan ng mga mag-asawang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga awit naman ang kanyang asawa at mga anak. Simula bata pa po kami, minulat na po nila kami sa pagganap po ng aming mga tungkulin. Tinuturo niya sa amin na sikapin maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Ang sinasabi ko po sa kanila ay huwag pabayaan ang pagka-Iglesia ni Cristo sapagkat yun lamang ang maimumulat ko sa kanila. Kaya manang maipapamana ko sa kanila, yan na po ang pangunahing. Wala pong hihigit dyan sapagkat nandyan po ang kaligtasan na aming inaasahan sa araw ng paghuhuko. Sa sandaling panahong nakapanayam namin si kapatid na Nestor, napatunayan niya, sa tulong ng Panginoong Diyos ay unti-unti niyang naisasakatuparan ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Matibay ang kanyang pag-asa na kailanmat lubos niyang pagtatalagahan ang pagsunod sa lahat ng mga utos ng Diyos, mamamalagi siyang nasa tamang daan tungo sa kaligtasan. Hanggang sa kasalukuyan ay namamalaging masiglang may tungkulin sa Iglesia ni Cristo si kapatid na Nestor Data. Katunayan, saan man magsagawa ng aktibidad ang Iglesia sa isla ng Pulilio ay maaasahang naroroon siya at aktibong nakikipagkaisa. Hindi niya alintana ang kanyang kalagayan sapagkat para sa kanya ang higit na mahalaga ay ang pinaglalagakan niya ng kanyang pag-asa. Ito ay ang magagawa ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang sambahayan. Magbabalik po ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.
Pangarap ng maraming lumusong sa buhay may asawa na matupad ang kanilang ipinangako o sinumpaan na sila'y magsasama at magmamahalan hanggang sila'y papaghiwalayin ng kamatayan. Subalit alam nating merong ilan na nabibigo at ang iba pa ay humahantong sa paghihiwalay ng mag-asawa at tuluyang pagkawasak ng pamilya. Sina kapatid na Diosdado at Guillermo Yango ay labis na nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat sa pagsapit ng kanilang 50 taong anibersaryo ay namamalaging matamis ang kanilang pagsasama at pagmamahalan. Tunghayan natin ito. Magkababata po kami. Nagkaligawan nung maging dalagat binata na kami. Hindi ko pa siya gusto nung una. Dahil may mga girlfriend silang una, eh, bago ako. Pagkatapos, nun nga nung panahon na lumiligaw siya sa akin, sulat-sulat lang muna nung araw. Doon ako niya napaibig, sinagot ko naman siya sa letters nga lang na gano'n. Tumagal lang tumagal, nagpakasal na din po kami. Sa pagkisimula nila ng pamilya ay sinikap ni kapatid ni Diosdado na magampanan ang kanyang pananagutan bilang padre de pamilya. Lumas po ako na Maynila dahil sa ayoko sana magbukid eh. Napasok po ako sa construction firm. Matagal po, mga 4 na taon. Mahirap po yung hiwalay sa pamilya. Sabi ni Nanay, umina, magsaka na lang. Kaya nagsaka po ako. Noong pong 68, kinukuha na po akong pulis. Nagbisa kami sa maliit na sweldo. Hindi sapat para makapag-aral yung mga anak ko. Kaya tulong po yung kita ko sa pulis at yung pagsasaka. Sa buong pagsasama po namin, hindi po siya nagpabaya. Basta po yung kanyang kinikita po, ibibigay niya lahat sa akin. Bahala na po akong mag-budget doon. Pag-aabutin ko sa uling pagpapadala niya, ganyan, pagbibigay niya sa akin. Pagdating po doon sa bahagi ng pagtatrabaho, nakita po namin yung sa aming ama. Dahil talagang kahit maliit po ang sweldo nung nagtitiis yun nung sa pulis pa. Ang tumimo po sa isip ko eh, kailangan makatapos yung mga anak ko. Dahil sa mahirap pang pulis, mahirap pang magsaka. Kami pong 4 na magkakapatid sa awa po ng ama, nakatapos po kami lahat sa pagsasaka lang po lahat na kuha yung aming pinag-aral. Sinikap din nilang matugunan ang pananagutan sa isa't isa. Si nanay po ang maasikaso sa lahat po ng bagay. Sa mga damit ko, talagang ready po lagi yun. Kasi gabi, namamalasa siya. Maasikaso siya sa akin, lalo na po sa mga anak ko. Wala po akong maipintas eh. Talagang siguro, sabi ko nga po noon, itong kaloob sa akin ng Panginoon Diyos, mabuting asawa. Kaya po umabot kami sa ganitong 50 taon. Sa Linggo uwi ako pag sinabi niya ganito na pong dumarating. At huwag mong pababayaan ng mga anak natin, ikat lagi daw po niyang naalala. Pati ako na nga, at baka Rosia palitan, ikang gano'n. Sabi ko, hindi totoo yun. Mahal na mahal kita, sabi ko. Kaya pag kinabukasan po, aalis na naman siya, pero panay ang pakibalita niya sa amin. Katulad nga yung mga anak ko, huwag mong pababayaan, ganyan. Pagka may mga karamdaman sila, umuwi din siya. Katulad din ng ibang mga mag-asawa, nagdaan din si kapatid na Diosdado at kapatid na Guillermo sa iba't ibang mga problema. May pagkakataon din po. Na siyempre, magagalita asawa mo. Pero nakukuha po siya sa magagalita akong salita. Pagka po galit na ako, umaalis siya para huwag na akong magalit pa. Pagbalik niya rito, okay na kami. Pagka siya naman po ang galit, hindi na lang ako kumikibo, ganun. Nakita po namin sa kanilang pagsasama ang matyagang pakikisama rin po nila sa isa't isa kahit medyo merong tampuhan. Hindi po nila pinalilipas ng magdamag na kakabati din po sila. Lagi pong mapagbigay yung isa. Hindi po sila nagsasalubong ng
ng galit. Dahil sa mga aral na kanilang tinanggap sa Iglesia ni Cristo, ay hindi natinag ang kanilang pagmamahalan. Kaya ako po yung nanalig sa mga aral na nakatanggap namin sa pamamagitan ng pagka-Iglesia ko. Talagang kailangan sa mag-asawa ay magpakatatag, ano man ang umabot. Minahal ko po aking asawa, minahal ko po aking pamilya. Dahil sa pagka-Iglesia, sa mga aral ng Panginoon Diyos. Ang pagmamahal nila sa isa't isa ay siyang pagmamahal na isinalin naman nila sa kanilang mga anak. Noon pong naliliit pa sila, palagi pong pangaral namin sa kanila, mula sa anak ko pong panganay, magmamahalan kayo. Yun po ang lagi namin sinasabi pag magkasama kami. Tanda ko po, nung araw wala pang Iglesia ni Cristo Family Hour. Pero hindi pwede pong walang gabi hindi kayo mag-uusap para ituro lang ang kahalagahan ng magandang pagsusunuran sa aming magkakapatid. Napakalaking bagay po nun dahil yun po ang naituturo namin sa mga anak namin ngayon. Yun pong bonding namin at yung family values talaga. Higit sa lahat na itinuro nila sa kanilang mga anak ay ang pagmamahal sa kanilang pagka-Iglesia ni Cristo. Awa po ng Panginoon Diyos. May tungkuli po sila lahat. Lahat ng anak ko. Maliit pa lang po ako talagang itinuro sa akin ng pagpapahalaga sa tungkulin. Katunayan po, nagsimula po ako sa pagsamba ng kabataan. Yun po, sabi ko, yung pababayanan yung tungkulin, tinanggap natin yan sa Panginoon Diyos. Huwag niyong bibitawan, ano man ang adlang, ano man ang lalalo na ako dito sa mundo nating pinaglalakbay, hindi talagang lagarap ang mga pagsubok. Nakita ko po, nasubok ko mga anak ko. Dinaanan ng pagsubok, pero hindi po bumitaw. Ang aking mga anak po ay napasunod namin lahat. Dala nung mahal din nila ang kanilang mga tungkulin. Kaya narito po kami ngayon sama-sama na naglilingkod. At habang buhay, pangako po namin hindi kami hihiwalay ano man ang mangyari. Sina kapatid na Diosdado Yango po at kapatid na Guillermo ay namamalagi sila sa kanilang kasiglahan sa pagtupad ng kanilang tungkulin, sa pangalaga, sa pagpapalaganap at sa lahat ng proyektong inilulunsad ng pamahala ay nandyan sila lagi at kalahok sa mga aktibidad ng Iglesia. Hanggang ngayon ay nakasubaybay ang mag-asawa sa kanilang mga anak, tanda ng kanilang labis na pagmamahal. Nang bumagsak ang global crisis, nadamay ang kumpanya ng mga anak ko. Kaya isang buwan po ako ron. Sama po nila ako na nagpapanata. Ang unang-una pong tumulong sa amin ay ang aming mga magulang. Pinuntahan niya po kami sa Cavite para paalalahanan na lalo kaming magtumibay sa aming paglilingkod. Na huwag namin kakalimutan ang pagtupad. Kahit nasaan po kami, naramdaman po namin ang pagmamahal ng isang magulang. Sa pagsapit ng 50th anibersaryo ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, ay muli nilang sinariwa at pinatibay ang kanilang pagmamahalan. Salamat, Nanay. Sa kabila ng sumulat sa pulang sama tayo, alam mo na igali ko na pagtyagaan mo ako. Hanggang sa huling hininga na aking buhay, mahal na mahal kita. Ang masasabi ko po sa aking mahal na asawa, maraming salamat din po at naririto pa siya. Patuloy po naming nasusubaybayan ang aming mga anak at mga apo. Sa ibabaw ng lahat, ay ang kanilang labis na pagpapasalamat sa Diyos na kinikilala nilang higit na nagmamahal sa kanila at sa kanilang sambahayan. Nagpapasalamat po ako ng marami sa ating Panginoong Diyos
Pagkat kung hindi dahil sa kanya, wala kami, hindi na namin inabot ang ganitong katayuan. Sobra-sobra pong pasalamat. Salamat kaya gabit araw. Pasalamat kami ng pasalamat kapatid. Inabot namin ito. Panahon ito, malakas pa kami magkasala. At naipangako namin, hindi kami maglulubay. Ito sa aming tungkulin tinanggap sa Panginoon Diyos. Kinikilala ng mag-asawang Diosdado at Guillerma na kaya namamalagi ang kanilang magandang ugnayan, ang matamis na pagsusuyuan at pagmamahalan hanggang sa kasalukuyan ay sapagkat nagagabayan sila ng mga kalooban ng ating Panginoon Diyos na siyang nagsisilbing tali ng kanilang pagsasama. Sana'y naibigan po ninyo ang edisyong ito ng Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig.